pagka halimbawa kayo po ay merong regalo at ito po ay pagkain, siguraduhin po natin na hindi po siya nakabalot para alam po na you need to consume it immediately or magbibigay ka ng warning. Yan, pritong manok, magpasabi. Diba pritong manok yan ha? Spaghetti luto yan ha? Pansit malabon yan ha? Yung nakabilao yung pansit malabon tapos balot na balot na magandang regalo. Oh, tapos wala kang kalam-alam na ba nilagay mo sa ilalim ng Christmas tree. Ganun. No, magkakaalaman na po talaga ng mga laman ng mga regalo. Totoo yan. Isa pa magkakaalaman kung sino talaga yung mga ninong at ninang na magtatago na ngayong Pasko. Dapat malakas din ang pakiramdam ninyo. The subscriber cannot be reached. Wala po kami dito sa istasyon. Yan, yan. Hindi po ito live. O at least sinabi na namin at least, baka mamaya wag na mag-effort. Kasi ilan namin kayong na-disappoint. Ayan. Alam mo, Barte, babalik tayo sa sa bakit nga ba may mga ninong at ninang na nagtatakas? Bakit nga ba may mga ninong at ninang na kapag panahon ng Kapaskuhan, sa halip na natutuwa sila with giving, is naiinis sila o naiirita sila? Bakit nga ba? Ano mga napagtanto mo? Hindi, matagal na natin itong napagtanto. Ang napagtanto natin. Matagal na natin itong ginagawa. Matagal na natin. Bilang mga matagal na po itong gawain, ito po talaga ang dahilan. Yan. Alam namin, pakinggan nyo. Pero totoo eh, para sa akin, ang dahilan kung bakit may mga ganyang ninong at ninang, hindi naman natin nila lahat. Mm-hmm. Marami ding mga ninong at ninang na very excited sila kapag Pasko. Nag-aalat talaga sila ng portion ng kanilang kita para mabigyan mm-hmm. yung kanilang mga inaanak. Diba? May mga ganun. Pero yung sabi ko nga, partner, may mga nagtatago, may mga naiinis. Diba? Syempre, number one na rason na din talaga dyan is, baka nga naman this year, si ninong at ninang walang bad. Diba? Hindi naman kasi lahat ano. Correct, hindi naman lahat nakaluluwag-luwag. At huwag, siniswerte, taon-taon meron, wala. Sinasabi natin, partner, huwag tayo lagi nga maniniwala sa mga nakapost sa social media. Hindi po porke nakikita po ninyo ng mga ninong at ninang po ninyo, parang ang daming work, or ang daming ginagawa, ang daming pinupuntahan. Ibig sabihin na ito ay marami silang ekstrang pera. Ang hindi nyo po alam, kaya nagsisipag yung mga yan, ang dami pong utang na mga yan. yung mga pinagkakasipagan po nila, ang mga kita po yan, hindi pa para sa mga inaanak lamang. Tama. At ang dami pong ibang mga responsibilidad. Yan. Yan yung una, syempre. Hindi, tama si partner. Hindi naman yearly. Parang bonggang-bongga yung ninong at nina mo. Kung last year bongga siya, edi wow, thank you. Oh. Edi this year, kung medyo natamaan ng hindi masyado maganda yung kanya negosyo, o di naman kaya na-scam. Di ba mga ganun, wag tayo mag-expect. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nagtatago sila. Ang pangalawang dahilan dyan is, kinuha mo kasi ninong at nina, hindi naman kayo close. Yan ang sinasabi natin. Kapag kukuha po kayo ng ninong at ninang, yung talagang ka-close mo, yung maiintindihan mo kung bakit walang pera, yung alam mo kung bakit walang pera, kaya hindi mo nakukulitin, at yung mismong ninong at ninang, dahil nga ka-close yung inaanak niya, hindi na yan nag-iisip. Tama, magkukusa na yan. Basic sa kanya yun. Palibhasa, yung kinuha mo mga ninong at ninang, kung sino lang yung popular sa lugar ninyo. Diba yung nag-assume ka na, ito lagi taon-taon magbibigay sa akin ng pera kasi kapitan siya ng barangay. Hindi laging ganoon. Di ba may mga ninong at ninang na talagang sadyang nagkukusa na sa mga inaanak nila. At tama 'yung sinabi mo, partner, no. Huwag masyadong asumera. Diba? Para sa mga inaanak po, huwag masyadong nag-a-assume. Hindi sa lahat ng panahon ay laging may laman ang bulsa ng mga ninong at ninang. Totoo. May mga pagkakataon, o madalas din ang pagkakataon na wala sila, pinipilit na lang nila. Tama. In other words, huwag kayong asumera, huwag din kayong mamimihasa. Diba? may kaunting galit yung pagkakasabi. Kaunting galit yung namimihasa. Ganito kasi, kunyari halimbawa, pag nagbigay ka ng 1,000 partner, ang expectation niyan, ang assumption niya, pagbalik niya next year, either tataas o mananatiling 1,000 pa rin yan. Diba? O kasi syempre, nagbigay na ng ganito. Kaya nga dapat, isa pang advice sa mga ninong at ninang, umpisa niyo sa 50. Para next year, 70 na. Sabagay, sunod mas na taon, 100. Yun. Kasi nga naman, kung stinart mo talaga, pasabog ka agad at 1,000. Tas may regalo pa. No? May pera na may regalo bro, pa. Next year, 1,500 yan. May expectation sila na tatas. Alam namin yung mga ganyang kalakaran. Tama. Kasi minsan din kami mga naging inaanak. Na kapag ang ninong at ninang ay nagbigay ng mataas, tapos sa susunod na taon, biglang bumaba, nagbubulungan po yung mga inaanak ninyo. Sino yun? Kung ripot na ngayong taon na ito. Diba? Unlike
yung sinabi mo, partner, na mag-start ka from mababa, tapos pataas ng pataas. Yan. Maganda rin yung build-up eh. Maganda din na para, ganun. Si Ninong, grabe, 50 lang dati, ngayon 100. Correct, na. Kuripot talaga. Kuripot pa rin. Hindi, pero at least, ang sabi si Ninong, last year 50, ngayon 100 na. Yan. Hindi na kasalanan ni Ninong kung ginudge pa rin siya as kuripot. Oo, pero di ba, at least, ang comment is, wow, nagtaas. Yan. Diba? Umpisan po natin sa 50. Kung halimbawa, gusto mo may regalo pa, umpisan natin sa ballpen. Yan. Para next year, ballpen with notepad. Yan. Sunod na taon, ballpen with notepad and sharpener. Sunod na taon, ballpen, notepad, sharpener with crayons. O, totoo diba? Yun. Hanggang sa nagdalaga na siya at hindi na siya bibigyan ng aginaldo. Kasi isa pang rule, pag medyo may boobs ka na, iha. Medyo, permi-permi ka na sa bahay. Huwag ka nang sumayo sa mga ninong at ninang. Nakakaano na yan. Nakaka-lurkey na yan. Diba? Nagkakaroon na ng mali siya ang pagsayaw mo. Natandaan ko talaga may ganyan eh dati sa atin dito party. Nung bata siya, parang okay lang. Nung nagdalaga na, awkward ako. Okay na sayawa niya ako. Pero parang nasa harap din siya. Tapos sumasayaw-sayaw pa rin siya. Tapos dalagang-dalaga na siya. Parang awkward na talaga ako. Pero yung bata naman, o yung dalagida, dalaginding. Wala lang naman sa kanya. Yung nanay talaga, yung prosigidong-prosigido. Anak, sayaw ka na, dali. Nandiyan yung ninong at ninang mo. At hindi lang yun, partner. Hindi lang naman yung nanay at tate yung prosigido. Ang may mali siya talaga din, ang ninong at ninang na, di ba? Kasi mali mo dun sa bata, wala lang sa kanya eh. Kinalakihan niyang tradisyon yun eh, na para bigyan siya ng aginaldo sa sayo siya. Kaya lang, alam mo na, pag medyo may kaunting boobs na po, guys. Medyo ay ano na natin. Medyo mag-isip-isip na tayo ng ganun. So may rulings po, ha? Yan. Mga nasa ano po yan? Nasa handbook. Ninong at Ninang handbook. Yan. Kung wala pa po kayo, baka hindi nyo pa po natatanggap ang 2023 revised edition. Pero ultimate dyan talaga, partner, yung dapat, yung pipiliin mo ninong at ninang, yung sobrang ka-close mo yung ano. Totoo yun. Sobrang ka-close mo talaga. Kasi magkukusa yan eh. Kahit hindi siya yung hindi tataguan na inaanak, siya yung hindi maiinis. Kung totoo. Man kailangan, at siya yung makakaintindi, maintindihan niya na, ayun ninong at ninang ko may pinagdaanan. Papaano? Magkakausap kayo buong taon eh. Tama. Diba? Buong taon kayo, magkakilala kayo. Ganon yung pipiliin po natin ninong at ninang. It's not about quantity. It's about quality. Yan. Kalidad ng ninong at ninang. Hindi dami. Tama. Wala pong contest. Nakasulat ulit yan sa handbook ng mga ninong at ninang 2023 revised edition. Ganun. Ilan ang inaanak mo ngayon? Kaunti lang, partner. Mga ilan sila? Dalawa. 16,289. Kaunti lang. Hindi kaunti lang, wala, partner. Less than 5? Less than 5. Talaga? Oo. Kasi nga, pagka umabot na ng 12. Binyag to, binyag. Pag umabot na ng 12, partner, hindi ko na sila kuno-consider. dahil lang pagbibigay na ang aginaldo pang bata lang. Hindi, less than 5. Pero ito, yung 5 siguro na yun. Siguro naman less than 8, siguro. Siguro naman less than 12. Siguro naman less than 15. Labong kausap. Hindi talaga sigurado. Itong 5 na to, sila lang yung accepted mo. Oo. Among the others proposals given to you. Oo. Na parang kukunin kitang ninong pero... aninang, pero hindi mo tinanggap pa. Maraming ganon. 5 lang ang tinanggap mo. Oo, tumatanggi talaga ako. At hindi po totoong malas. Ang tumanggi. Oo. May ganon kasi tayong ano, yung mga pamahiin. May mga nagpauso niyan eh. Yung mga tao eh. Siyempre, yung mga nagpapaano, yung nagpapaninong at ninang sa'yo. Oo. May mamalasing ka, ganyan. Dibu tinanggap tong anak ko. Hindi kasi, mahalaga kasi sa... Ang background ko kasi, partner, nung bata pa ako, kahit wala pong maniwala, ang maniniwala ang dito lang, tingnan mo, hindi ko maitawid. Ang maniniwala lang dito, yung manakilala sa akin, bata ako. So, nung bata ako, partner, ako ay very active sa church. O, tingnan mo, dyan pa lang, nag-off na kayo ng radio. At isa sa mga exposure ko ay yung pagbibigay ng seminar sa mga ninong at ninang. Oo, sa ikaw yung nagpapaseminar. Sa mga sa binyag. Hindi, ako yung nagtag-abot ng juice pag may mga nauuhaw na. Labo talaga kausap. Unstable talaga mag-isip. Unstable talaga. Utter na utter. Kaya nga eh. Unstable mag-isip, tapos kukunin niyo ako ninang. Nauuhoy. So yung
So yung ganun. So bata pa lang ako, very much aware ako na ang kaunti na una, ang observation ko, partner, ang konti ng mga nag-a-attend ng mga ninong at ninang sa simbahan. Mm. Pero pagdating sa reception, ang dami nila. Mm. Parang hindi sila, na, yung, may mga iba na hindi nag-e-effort na makarating on time for the seminar. Mm-mm. But they will make sure that they will go on time sa reception. Kasi syempre kainan eh. Napagtanto ko nga, marami talaga patay gutom. Pag naubusan ka ba naman ng pagkain eh. Totoo, diba? Magre-reklamo ka. Nagbigay ka ng aginalo, tapos naubusan ka ng pagkain. Kailangan maaga ka doon. So, ibig sabihin, dahil nga sa exposure ko na ganun, aware ako dun sa role ng ninong at ninang to be the second parents. Yes. Meaning, kapag kami nangyari dun sa mga magulang, yung mga ninong at ninang ang mag-aalaga doon sa anak. Ngayon, kung hindi ko ka-close yan, ba't ko alagaan yan? Sorry, I love kids, pero kailangan ka-close ko sila para maging ninong at ninang, para maging ninong at ninang, dalawa ko. Para maging ninang nila ako, mahalaga sa akin yun. Mahalaga yung role na yun. Kaya, pinipili ko sila. Pinipili mo lang yung tatanggapin mo, naaanakin mo. Correct. Bukod doon, kuripo talaga ako. Kaya nga huwag kayong ano dyan, hindi porke maarte ang ninang nyo, agad-agad, galante yan. Huwag ganon, huwag kayong maniwala sa ganong ano. Huwag kayong maniwala sa mga ganyang mga outfita ng ninang nyo, yan ang pinakakuripot. Pero then, tama ka doon ha. Mahalaga kasi sa akin yun. Kasi tingnan mo, partner, kapag ka, yung napilit lang ako, hindi ko matandaan na kinuha ako ninang, kasi nga hindi ko siya ka-close. Kapag ka namas ko, parang ano, parang may kaunting ano. May sama ng loob. Oo, na hindi dapat kasi bata yan. Diba? Hindi naman. Ayun naman yung batang yan. Nandito na naman. Kumakaturo na naman sa bahay. Punta mo nga. Hindi dapat. Hindi ko yung harap. Hindi dapat, diba? Ang pangit. So, kahit wala ka, kahit hindi ka makasalanan, nagiging makasalanan ka tuloy. Kasi nga, in the first place, kinuha mo, hindi naman kayo close. At ang magulang, masasaktan din. Ba't ganun mag-isip yung ninang at ninong? Diba? Pero, to begin with, alam mo ba yung tunay na role nila? Totoo yun. Diba? Maganda ang paalala yun. So, sa mga susunod po na kukuha ng mga ninong at ninang, make sure itong mga taong ito ready nga pumangalawang magulang sa mga anak ninyo. Diba? Although, iba-iba kasi ng perspective eh. Iba-iba talaga. Tama din naman yun, yung binanggit mo. Ang perspective naman ng iba, hindi ko man magampanan, diba, yung pagiging pangalawang magulang. Ang sa akin lang is we value our friendship eh. We value our relationship. So dapat naman talaga may friendship at relationship. Yes. Yun yung sinasabi natin, correct, di ba? Hindi ka man maging second parent talaga literal, di ba? Kasi hindi mo baka hindi mo rin sarili mo ang pimple, hindi mo magamot, di ba? Maging second parent ka pa ba? Pero ibig sabihin, tama nga naman, partner. Mas malalim lang though talaga yung second parent. Kasi yun naman, godparent eh. Mm-hmm. Mas malalim na parang pagpapaliwanag at dahilan kung ba't ka pinili. Pangalawang magulang talaga. Oo, godparent talaga yan. Diba? Pero ang importante, meron talaga kayong relationship. Yes. Kasi kung wala kayong relationship, nagkakitaan lang kayo, nagkatuwaan kayo sa isang inuman, mm-hmm, diba? Hindi uubre eh. Totoo yun. For example, yung mga naging close natin nung college natin, nung college tayo. 'Di ba normally yung mga anak nila at mga anak natin na tayo-tayo yung mga nagninungan at ninangan eh. Kasi diba? Nga may relationship tayo. Yes, ganun. Hindi yung tipong nakainuman mo yung umaten kayo ng isang okasyon, correct, nasa kabilang table yon, naisipan mo lang gawing ninong o ninang. Or kahit naman hindi nasa kabilang table tapos hindi, ang feeling mo sa relationship ninyo nag-shot kayo together, tapos nag-enjoy kayo. Hindi kasi pwede yun eh. Uy, pagka may anak kukunin kitang ninang. Ha? Pero ang moment ninyo, nag-shot lang kayo at ang saya nyo nung moment na yun. Oh, depende. So walang relationship yun pagka may moment lang kayo doon. Correct. Diba? Yun yung sinasabi natin, diba? May mga taong they value relationship. Mm-hmm. At doon na, yun yung parang launchpad nila para maging ninong at ninang ng mga anak nila. Kasi may relationship. Yes, ganun dapat. Yun yung sinasabi natin. At I think yun yung ideal. Correct. Para pagdating na panahon ng Kapaskuhan, wala pong ninong at ninang natatakas. Yes. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman, iba. You! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chupin! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chupin. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay.
ang kwento. Cole and Chris. Ramil Ventura ang tunay kong pangalan. Tambalanista since 2020 mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Kaka-discover ko pa lang ng podcast nang mapakinggan ko kayo. Simula noon, kayo na ang background namin para maibsa ng kaba sa mga checkpoints at swab tests. Naubos ko na lahat ng episodes ng podcasts nyo simula Inday Lover. Kung may pa-quiz nga kayo, highest siguro ang score ko. Sumulat ako dahil gusto kong ma-immortalize ang kwento namin ng nanay ko. Gusto kong mapakinggan yung kwento ng buhay namin ng paulit-ulit. Kapag matanda na ako at hindi ko na maalala ang nakaraan, meron akong papakinggan na mapapaalala sa akin ng mga pinagdaanan namin ng nanay. At sana ma-upload itong sulat ko sa podcast. 5 years old pa lang ako nang mamatay ang tatay, kaya si nanay na ang bumuhay sa aming 5 anak. Hindi nakatapos si nanay ng elementarya, kaya kahit nakakabasa at nakakasulat naman siya, limitado ang trabahong pwede niyang pasukan. Binuhay niya kami sa pakikisaka at pamumulot ng nyog sa mga bakanteng lote para ibenta. Pumasok din siyang katulong sa Maynila at kahit kakarampot lang ang sahod niya, nagagawa pa din niyang magpadala sa amin. Dahil nasa Maynila ang nanay, sa iba't ibang bahay ako lumaki. Tumira ako sa tiyahin ko ng 1 buwan, sa kapitbahay ng 1 araw, at sa teacher ko mula grade 3 hanggang grade 6. Maraming graduation at recognition na umakyat ako ng stage na walang kasamang nanay. Lumaki akong walang baon at walang laruan. Hindi ako nakapaglaro masyado nung bata dahil kailangan kong magbuhat ng cucumber at sakong uling dahil kung hindi ko gagawin, hindi ako kakain. Pagdating ng first year high school, pinag-aral ako ng kapitbahay naming may tindahan kapalit ng pagiging katulong nila. Nag-alaga ako ng baby, naglinis ng bahay at nagaba. Ang swerte ko kasi itinuring nila akong kapamilya at hanggang ngayon, anak ang turing nila sa akin. Gusto kong tumuloy sa kolehiyo kaya pinakausapan ko si nanay na humingi ng tulong sa amo niya. Sa awa ng Diyos, tinulungan naman kami. Nakatapos ako ng vocational course at nagtrabaho sa 1 hotel sa Naga. Pero dahil vocational lang ang natapos ko, nahirapan akong umangat sa posisyon ko kahit anong sipag ko. Dito na ako nagdesisyong kumuha ng bachelor's degree. 4 na taon akong nag-working student at paminsan-minsang nangutang sa Bombay hanggang graduate ako sa Universidad de Santa Isabel sa Naga noong 2017. Hindi ko makakalimutan yung araw ng graduation ko. Binook ko yung pamilya ko sa hotel kung saan ako nagtatrabaho para maka-attend sila sa ceremony. Habang nagmamartsya, pinisil ni nanay ang kamay ko at sinabing proud na proud siya. At ang tatay, nasan man siya ngayon sa akin. Habang naglalakad, hindi mga tao sa paligid ang nakikita ko. Bagkus mga frames na mga makabagbag damdaming eksena ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Hindi naman ako yung nanay, pero naiyak ako. Ito na, nakikipamilya na naman to. Kasusot ko to ng contact lens na green eh. Lagi ka nakikikamag-anak.
Hindi naman ako ano, hindi naman ako yung nanay, pero okay kasi. Okay. Hey, ano ba naman yan? Ay. Ano ka ba? Yung nalisipin mo, hindi naman... Porque taga Bicol, feeling ko involve ako. Porque kababayan. Anyway, so sabi niya, habang naglalakad, hindi mga tao sa paligid ang nakikita ko. Bagkus, mga frames na mga makabagbag damdaming eksena na mga pinagdaanan ko sa buhay. Namumulot ako ng nyug sa putik, nagbubuhat ng sako-sakong palay, nananghalian ng bangus na chichirya, nagpupuyat dahil pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngayon, isa na akong sales supervisor ng isang kumpanya dito sa Naga na nagdi-distribute ng kilalang snacks at instant noodles. Unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap ko simula pagkabata. O, tingnan mo, mas nakakaiyak. Ang malungkot lang, wala na yung pinaghahandugan ko. Namatay kasi ang nanay ko noong 2021. Na-stroke siya noong 2018 at habang kasagsagan ng pandemic, isang araw, hindi na siya nagising. Siguro, hanggang doon na lang talaga. Pinahiram lang talaga ng Diyos sa akin si nanay sa mga panahong kailangan ko ng taong maniniwala sa pangarap ko. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung paano matutupad. Napakalaking bagay sa akin yung pagtango at pagngiti ng nanay habang pinag-uusapan namin ang mga dreams ko in life. Nasaan man siya ngayon, alam kong masaya siya para sa akin. Salamat sa pagbasa ng sulat ko ni Cole and Chris. Sana kahit paano nakapagbigay ako ng inspirasyon at pag-asa sa mga listeners ninyo. Masayang isipin na hindi ko na makakalimutan ang kwento ng buhay ko kahit mag-ulyani na ako. Kailangan ko lang pakinggan ulit ang pagbasa ninyo at magbalik muli ang nakaraan sa aking alaala. Ang inyong tambalanista, Ramil. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na itong ating si Ramile, pagbibigyan natin na ang kanyang kwento ay hindi lang basta-basta mapapanood sa Facebook Live ng Love Radio, hindi lang basta-basta mapapakinggan sa radyo, kundi ilalagay natin sa podcast. Yan. Kasi syempre, 'di ba, gusto niya nga ang ganda ng intention niya for the podcast eh, na ang intention niya ay kahit kailan, 'di ba? Hindi mabubura yung kwento kasi pwede niyang balik-balikan, 'di ba? Pupunta lang siya ng Spotify, pupunta lang siya sa kung anumang app na ipe-play itong ating podcast tapos manunumbalik at mananariwa yung memories ng kanyang lahat ng kanyang pinagdaanan pati ng kanyang nanay at tatay, 'di ba? So kaya naman na sinabi niya talaga yung kanyang buong pangalan, Ramil Ventura, 'di ba? Kasi pwedeng baka ibang Ramil, no. Iba napakaraming Ramil, 'di ba? At least intended talaga ito for him. Para sa'yo. So, itong pag-post natin sa podcast, para sa'yo, Ramil Ventura, at sa lahat ng mga pinagdaanan at paghihirap mo sa buhay, at sa iyong mga patuloy na pagtagumpay. Kasi syempre, habang nakapost itong kwentong ito, di ba, at nagtagumpay ka ng bonggang-bongga, paalala din dun sa tambalan eh, na meron tayong tambalanistang Bekeneman. Oo, di ba? Bisora na ngayon. Nag-level up na. Oh. Baka naman dyan. Kilalang distributor. Correct. Ng kilalang instant noodles at kilalang snacks. Baka naman. Baka magpa-cup noodles ka pa. Oo, sa amin yan. Kaya favorite pa naman namin ang instant noodles. Yan ang mga pang-feel good namin mga pagkain. Baka naman.
Isang box lang. Gano'n ba naman one yun? One each, ha, for per flavor. Oh. Iba yung beef at saka yung chicken. Yeah. Iba yung spicy. Ano ba kasi yan? Hindi mo naman binanggit, di ba? Oh, di sana na-acknowledge na correct. Din. At saka sana specific yung mga ano namin. Yung mga... Hihingin. Yung mga hihingin. So, akala mo, ikaw lang yung itong burnay na ito, ipagpapaalala ng kwento mo. Ito, paalala din sa amin. Yes. Na may tambalanisa kami nagtatrabaho sa ganyan. Diba? Pinagmamalaki mong correct. Bisor ka na eh. Oh, yan. Di ba nagmamalaki din namin tambalanisa ka namin? Baka naman. De, pero ang ganda ng kwento mo, Ramil. At ang ganda, ang ganda nung intention na maalala lagi kasi yung nanay mo. Diba? Na gusto mong, ano yung term na ginamit niya? Isa buhay. Yung kanyang nanay sa pamamagitan ng pag-post ng story. Ang ganda nun. Kasi sa mga pasta episodes natin, laging bakit sinishare? Para may matutunan, para magbigay ng inspirasyon. Ngayon ko lang narinig na isishare ka to kasi gusto ko hindi na siya mawawala. May maaalala ko. Just in case hindi ko matandaan, hindi ko maalala, meron akong babalikan. Diba? Ang ganda nung ganong klaseng pakiramdam eh. Baka naman, panoodles ka naman dyan. Pachichirya ka naman. Lahat ng produkto ginagawa nyo, patikin correct, mo na. Diba? Para mas lalo kami maging proud sa'yo. Yan, di ba? Iba talaga si Ramil. Pati yung binigay sa tambalan, pang malakasan din. Nakaluluwag-luwag na talaga, confirm. Kasi habang walang confirmation, kwento lang ang lahat. Charot. Pero ang ganda na nga ng kwento mo, Ramil. Talagang, alam mo kung bakit ako naiyak? Kasi lahat tayo may kwento ng success. Lahat tayo may kwento ng failure. And ang sarap sa pakiramdam na hindi ako nag-give up. Pinagpatuloy ko, nagpursigi ako, tas heto ko ngayon, 'di ba? One day talaga kapag ka ikaw ay nasa gitna ng mga matitinding pagsubok, tas parang feeling mo you will give up, parang feeling mo hindi mo na carry, 'di ba? I-push mo pa, kaya mo 'yan, idasal mo ng bongga-bongga, and then one day you will be proud of yourself and you will tell yourself, "Ay, nakaka-proud naman." Totoo hindi pala, kaya ko pala, kinaya ko, at thank you Lord, hindi pala ako nag-give up, di ba? Dito mo mako-consider talaga, or maiisip, no, na may mga taong lumalaban ng patas sa buhay. Tama. Di ba? At lumalaban sila ng patas, meaning, parang hindi nila hinahayaan yung kahirapan na mag-hinder sa kanila para hindi matupad ang mga pangarap. Sa true. Di ba? Kasi may mga taong, isu-shortcut ko. Mm-mm. 'Di ba? Ito mahirap ako pero shortcut ko. Ang gagawin kong success. Siya hindi, dahan-dahan lumaban siya ng patas kung paano ang paghihirap na ginagawa ng mga tao, kung paano sila yumaman. Yun din yung ginawa niya. Nag-aral siyang mabuti. Yes. Nag-working student correct. Siya, 'di ba? Nagsumikap siya, nagpuyat siya, pinagsumikapan niya until makagraduate siya. Ang galing, no? 'Di ba? At pag ganun, mga kaibigan, pag pinaghirapan mo, totoo 'yun, na pag pinaghirapan mo ang isang bagay, mas sweet yung fruit na ma-harvest mo. Mas nakakaano, mas may extra nga, may dagdag na nakurot, di ba? May iba eh. It's very rewarding, yes. Mas satisfying. Mm-hmm. Kumbaga parang, di ba, halimbawa nga, yung mga sinasabi ng mga magsasaka, kapag ang isang prutas ay sinortcut mo ang pagpapahinog, hindi siya masarap. Correct. Kumpara sa natural na paghinog ng, halimbawa, ng mangga, tama. O kaya ng saging, di ba yung kinakalburo yung iba eh, para magmuhang yellow agad. Pero okay. Pag tinikman mo, hindi siya ganun katamis kumpara sa isang mangga o saging na nahinog ng panahon. Pag tinikman mo yan, manamis-namis. Ganun din sa buhay. Ganun din ang tagumpay, mga kaibigan. There's no shortcut to success. Wala po! Hindi mo pwedeng i-shortcut yan na parang, kailangan ganito kaagad ako. Hindi. Pag susumikapan mo yan, pagpupuyatan mo yan, at kapag ginawa mo yun ng patas, inilaban mo yun ng patas, you will benefit, you will reap the fruits of your labor. Bonggam-bongga. Paano yung reaping the fruits of your labor? Diba? Oh, 'di ba? Ibig sabihin noon, mararamdaman mo talaga yung happiness, 'di ba? Yes. Yung happiness ng iyong tagumpay kasi nga pinaghirapan mo 'yan. Mas masarap ikwento kapag pinaghirapan mo. Pag hindi correct. Mo pinaghirapan, hindi masarap ikwento 'yan. Tsaka lagi naman ng mga baka mamaya isang araw ikaw na yung kunin na resource speaker ng University of De Santa Isabel, 'di ba? Doon sa mga hanapin niyo po 'to, doon sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Bicol, hanapin niyo po tong si Ramil Ventura. Maganda tong pinaghahanap ka na ngayon, Ramil. Pinalilibutan ka namin, Ramil. Hinaharap ka ng eskulahan mo, hinahanap ka ng tambalan.
pa-snacks ka naman dyan. Pa-instant noodles ka naman dyan. Diba? Maganda na hanapin niyo po si Ramil para invite siya para maging resource speaker, inspirational speaker, commencement speaker, kasi napakaganda ng kanyang kwento. Thank you, Ramil, for sharing your story with us. Talagang truly, ang kwento mo ay nakaka-inspire. Maraming salamat!